Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganahan. Hoy, G, G, tanda mo, wag na wag kang makikipagkaibigan at lalong-lalo nang makikipagnegosyo sa isang emosyonal, maramdamin at matampuhing tao. Bakit? G, simple lang. Kung emosyonal yan, hindi yan gumagamit ng logic. Kung emosyonal yan, basta lang niya itatapon kung ano yung mga bagay na maaring pinagsamahan nyo, pinag-invisan ninyo, mga bagay na nagawa mo sa kanyang maayos, o mga bagay na importante na, let's say, nagawa ninyo together. Okay? Kaya wag na wag kang bubuo ng relasyon sa mga ganyang klaseng tao, mapababae o lalaki man. Kaya nga, di ba, pinipigilan ko kayo na makipagrelasyon at, mag-invest sa mga babae. Dahil nga, sa oras na magtampo yan, mag-iba ang pakiramdam yan, magalit yan sa'yo, o yung pakiramdam niya sa'yo ay hindi na okay, maniwala ka sa akin, sisiraan niya yun. Maaring ipahama ka pa niyan. Maaring gumawa siya ng isang bagay na ikapapahamak niya na madadamay ka, okay? O kaya naman ay dahil sa emosyon niya, ipahama ka niya, okay? Ilaglag ka niya, okay? Dahil nagtampo siya, 'di ba? Parang yung naalala niyo ba yung sa 300, 'di ba? Yung isang kubang maliit na sundalo na gustong sumama sa mga 300 sa gera, 'di ba? Na reject ni Leonidas, o 'di ba? Nung nagtampo siya kay Leonidas dahil hindi nga siya tinanggap ni Leonidas, okay? Para maging isa sa mga sundalo, kumampi siya sa kalaban. Binenta niya si Leonidas dahil lang naasar siya kay Leonidas. Okay? Dahil lang naging emotional siya, nagtampo siya. Okay? Nasaktan siya. Okay? Nabuttered siya. Kaya ginawa niya yun. Kaya kayo, sinasabihan ko kayo na wag kayong makikipagkaibigan o makikipagnegosyo sa mga maramdaming tao. O kung negosyo lang, siguro pwede yung pagbigyan, lalo na kung customer mo. Okay? Pero kung yung tao na yon ay magiging business partner mo, okay? At magiging kaibigan mo o magiging kasama sa grupo mo, huwag mo na lang pansinin. O kaya huwag mo na lang isama. Magkaroon ka ng abundance mindset, napakaraming tao dyan. Ano naman kung mawala ang isang taong katulad nun? Sa totoo lang, hindi nga yun kawalan sa'yo. Sa totoo nga, dapat magpasalamat ka pa kapag ka nakakilala ka o pag nakita mo o nakilala mo na ang tao pala na akala mo ay okay, ay ganun pala. Dahil kung hindi mo malalaman yun ng maaga, baka ipahamak mo pa ito, ikapahamak mo pa ito sa future. Okay? Kumbaga, kung ngayon pa lang nalaman mo na kaagad na yung kaibigan mo, mga kakilala mo, o katrabaho mo, o kabusiness mo, ay emosyonal o maramdamin tao, o mabilis magtampo sa'yo, okay? G, okay lang yun. Mas maganda kung malaman mo na kaagad para hindi ka mapahamak. Okay? Dahil yung mga ganong klaseng tao, wala makakaintindi sa kanila kundi sarili lang nila. Okay, alam kong kaya mo intindihin yung ugali nila, okay? Pero bakit mag-aaksaya ka ng oras sa mga ganon? Okay? Kung hindi nila kayang tulungan ang sarili nila, hindi sila makakatulong sa'yo. Matter of fact, ang pwede pang maging resulta nito ay baka ikapahamak mo pa in the future. Okay, dahil nga pwedeng magalit siya sa'yo, magtampo siya sa'yo, okay? O let's say saktang ka niya o may magawa siya sa yung isang bagay nang dahil lang sa emosyon niya. Okay, kaya gumamit ka ng utak. Napakaraming tao dyan, okay? Napakaraming mga opportunities na iba dyan, okay? Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa isang taong alam mo naman na may problema sa emosyon o sa pag-iisip niya.